sexy ito ngayon naman horror. So, from Angel Aquino to Yes. Alcantara, ngayon naman, King Chu, kumusta yung ganong klaseng ano? At sige, kumusta muna yung pakikipagtrabaho sa isang horror film with Kim Chu, the Millennial Horror Queen? Oh, wow. Oo nga. It was an honor to work with the Millennial Horror Queen. yung mga ibang horror ni Kim na napapanood ko rin, actually, yung last ni Kim, I think 2 years ago, yung, ano nga yun, Kim? The Something Bride? The Ghost Bride? The Ghost Bride. Napanood ko din yun. So, super happy ako kasi hindi pa nga ako nakakapag-horror na yung main antagonist naman is multo talaga. So, masaya siya. And masaya din ako na nabibigyan ako ng chance na katulad nga nung sinabi niyo na iba-ibang genre yung... So, masaya. So, matatakutin ka ba? Di masyado. Pero pagdating sa multo, natatakot po talaga ako. May experience ka ba sa tape, sa shooting, or experience dati pa? Well, ako kasi yung type of person dati na mahilig ako mag-ghost hunting. Pag may parang nakakatakot na lugar, dadalhin ko yung mga kaibigan ko doon para maghanap kami ng mga multo. Tapos kahit mag-isa ako, nanonood ako ng mga horror movie na mga true to life scariest places until, yun nga, siguro kasi lagi ko siyang hinahanap, lagi ko siyang ine-entertain. May nangyari sa akin, sa amin, sa grupo namin nung nag bakasyon kami during Holy Week 2 years ago sa Cebu. Sobra akong natakot na sabi ko, okay, hindi ko na to i-entertain kasi may mga bagay nga na hindi natin ma-explain. Hindi natin alam if it's, ewan, multo ba talaga, mga demons. Long story short, ang haba po kasi ng kwento, pero umabot sa point na yung mga kasama ko na grown adults, nakita ko sila, nagdadasal na sila. Tapos yung isa sa amin, sabi nila, Tony, wag kang tumingin sa likod mo kung ayaw mong may makita ka. So sabi ko, my gosh, alam mo, ngayon hindi na, I mean, nanonood pa rin ako ng horror, pero hindi ko na siya ine-entertain katulad dati, yung parang hinahanap ko talaga. Kasi adrenaline siya eh. Alam mo yun, yung parang pupunta ka sa isang nakakatakot na lugar. So for me, siguro masyado akong siyang in-entertain hanggang naka-experience talaga ako ng parang nakakatakot talaga na sitwasyon. So sabi ko, okay, ano, dasal-dasal, ayoko pala ng ganito. Oo, kaya pala parang gumagalaw yung ano sa likuran mo, yung dahon mo. Ay, don. At just now, okay, Tony. Pwede na pasagutin ulit, MJ, si Kim yung kanina. Of course. Ayan, pwede na, Kim. Nakamute ka lang, Kim. Mikot na ako. Parang kung wala pa to, tatabi na ako sa router na. So, yung question ni Dondon kanina was about being called the Millennial Horror Queen. How do you take it? Ano ba? Millennial Horror Queen. Siyempre si Ate Chris will always be the ultimate horror queen bilang siya talaga ang... si ang dami niya ng ginawang horror movies. And yung queen, kung may mga mayor sa kanya-kanyang distrito, ganun na lang din po yung tignan natin, yung taga Pasig, taga Quezon City, mga ganun. So madami kami. So kung hindi naman walang bayad ang pagiging queen ngayon na ibinigay sa akin, so thank you so much. Right. Yung reaction, first time mong marinig yun. Kasi ulitin ko lang yung sinabi ko kanina, hindi lang naman mga, kumbaga, ang nagbigay ng title na yon ay, kumbaga, mga sino-sino rin. Although, binigay din yun ng mga fans and ng mga parang, yung mga, by authority din talaga, ang nagbigay ng title na yon sa'yo, Kim. Thank you. Short but sweet. Thank then. You. Thank you. Ayan. Okay. Sige, thank you very much. Thank you, Don. Saka, salamat. I mentioned, Kim, na parang it's not like you asked for it, diba? Yun talaga ay binigay talaga sa'yo because you worked hard for it, diba? Pinaghirapan mo din naman yun. Saka, I think yung title na binigay sa'yo is because of your generation.
Kasi si Chris, ibang generation. So, deserve mo yan, sa'yo yan. O, diba? And, alam mo. Parang yung yasikin mo. Perfect yung sinabi ni Tony kanina, yung natatakot siya and everything. Because this movie is showing on October 30. Perfect. The perfect nakasama sa Halloween. If you're planning your own Halloween pajama party sa bahay, oh my God. Yung barkada nyo, ito na yung i-chip in ninyo, 150 lang. Ito yung panoorin nyo during your Halloween get-together. I love it. October 30. All right, Manay, balikan na natin si Manay. Ethel Ramos is here. And hi, Manay. Good evening. Good evening. MJ, intrigued kasi ako sa title. Kaya yung gusto kong malaman, why the title, 23 refers to, yung pinaka-problema natin ngayon sa bayan about transportation and traffic. So, why the title? I think Direk can answer that. Hi, Direk. Yung U-turn po is, yung title po niya is actually a remake of an, ng isang Indian na counterpart ng U-turn. Kaya siya U-turn kasi lahat ng incident is nangyayari po doon mismo sa U-turn na kung saan po doon nagsimula yung gulo ng buhay ng mga characters po. Oh, so it's that particular spot on the road, yung U-turn. Yes po. Yeah. And it's an Indian original story? Yes po. Mm-mm. Yes, MJ. Mm-mm. Manay? At saka sinadya ba itong gawin within this period na bawal pumunta sa sementeryo? Nagkataon lang po. Nagkataon lang po. Actually po, nagkataon lang po na tag dito na yung play date po ay sumakto po sa panahon ngayon. Pero yun po, matagal na rin po namin to pinagandaan saka medyo mabusisi lang po yung pelikula kaya po yun. Mahaba po yung time na kanin siya. Direk, itanong ko sa inyo, yes. Why would I watch this movie? Una po, ibang-iba po yung horror niya rito. Saka iba po yung character dito ni Kim, ni Tony, saka ni JM. For me, medyo relatable siya at the same time is yung storya po niya ay napapanahon. Especially kung ano po yung nangyayari ngayon. Na kumbaga, nahihirapan na yung public na malaman kung ano yung real news to fake news. So I think malaki pong bagay yung message ng pelikula. And congratulations. Maganda ang casting. Salamat po. Good luck, Direk. Star Cinema. Manay. Maraming salamat, Manay. Alright, so we move now to Eugene Assis. Kuya Eugene. Ayan, okay na. Gusto ko sanang tanongin yung dalawang main cast. Pwede na rin sumagot si Direk. Kasi parang general question naman to. At any given point in your lives, ano yung maituturing yung biggest U-turn sa inyong buhay na ginawa nyo? At ano ang naging epekto nito sa inyong buhay ngayon? Wow, pang Miss Universe ang tanong ni Kuya Eugene. Kintyo muna, si Kim. Ako muna. Hello po, magandang gabi ho. Biggest U-turn ako kasi parang ang motto ko sa buhay, no regrets, just lesson learned. Kaya mo nga pinagdadaanan yung mga bagay-bagay dahil meron kang natututunan at the end of the way na hindi mo naman kailangan balikan, pero meron kang daladalang lesson habang palayo ka ng palayo. Parang ganun. Mm-hmm. Wala ba specific? Specific na nangyari sa buhay mo? U-turn? Hindi na po ako mga bumabalik na mga U-turn. Okay. Ayoko po mag-U-turn. Gusto ko diretso lang. Wala nang balik-balik. Lingon na lang. Tapos okay naman. Okay, let's go. Ganon. Love life. Lingon lang. Love. Grabe po naman po kayo sa love life. Pwede buhay na. Okay. Tinignan ko yung buhay ko dati. Okay naman. Let's go. Move on tayo. Ganon. Ganon pa. For the better. Okay, si Tony. Agree din po ako kay Kim. Tama naman yung sinabi niya.
Pero siguro yung biggest U-turn ko is yung pagbabalik ko dito sa Pinas. Kasi nung 20 ako, hindi ko na alam kung ano yung gagawin ko sa buhay ko. Kasi nagtatrabaho lang ako minimum wage. Nag-aaral ako magbarbero. Tapos naisip ko lang parang ito na lang ba yung magiging buhay ko? Parang, di ba, ayoko lang kasi na naisip ko yung future ko. I would just live paycheck to paycheck. Siguro pag 50 na ako, makapag-retire na ako ng mga anak ko. So, sabi ko, hindi ko alam kung anong meron para sa akin sa Pinas. Wala naman akong pera. Pero pumunta pa rin ako. Kasi, yun, ito lang naman yung, ano, this is my home. So, kahit hindi ko alam kung anong gagawin ko, hindi ko alam kung anong meron para sa akin dito. Pumunta pa rin ako and it worked out for the best. So, ayun po siguro. Sa Canada yan, di ba? Canada before. Opo, natira ako sa Canada. Okay. Tapos doon ka nag-decide na gusto mo mag-artista? Hindi naman po sir, kasi barber po ako doon. Actually, nagtatrabaho ako ng 3 na normal jobs lang. Tapos nag-aaral ako mag-barbero. Pero hindi ko kasi ma-afford na pumunta sa school. So nag-apprentice lang ako sa isang salon doon. Sa isang salon. So nung pumunta ako sa Pinas, wala akong balak mag-artista. Ang gusto ko lang gawin, gusto kong maggupit ng mga tao dito. Kasi kala ko nga, yun lang yung gagawin kong trabaho. So sabi ko, siguro for sure naman, yung mga walang pera magpagupit sa salon, papayag naman sila siguro kung ako magugupit sa kanila. So, yun yung bala ko. Sabi ko, magta-travel na lang ako sa Pilipinas. Magugupit ako ng buhok. Kaso naubos yung pera ko. Sobrang konti lang yung pera ko. Mga $300. Yun nga lang, naubos ko sa time zone. Araw-araw ako naglalakad papuntang Glorieta. Kaya ako nag-artista kasi nung naubos na yung pera ko, pumunta ako sa mga VTR. So, ayun. Pero ngayon, wala akong balak magtayo ng barbershop or salon or whatever. Ayun na nga, sayang sir, kasi marunong pa rin naman siguro ako magupit, pero ano yun eh, repetitive kasi siya. Pag hindi mo tinuloy-tuloy, medyo makakalimutan din ng kamay mo. So, I'm not as good as before. Pero siguro kaya ko pa rin naman. Pero that's also on my bucket list na magpatayo ng barbershop. Oh, okay. Si Derek, parang nakita ko may marami siyang gitara sa likod niya. Ano ba siya dati, musikero? Ay, hindi po. Hindi ba? Nasa ano po ako? Nasa studio right now. Ah, okay. Natapos ko po. No project oh. Yun po. Okay. Siguro po yung ano po nag-change po ako ng career from being a journalist to being a filmmaker. Yun po yung biggest na U-turn for me sa life ko. Na from my previous work na documentary yung focus ko, and then news, investigative, now is more on fiction at paggawa po ng pelikula. So, nag-work ka rin as journalist sa Diario or sa broadcast po, for TV po. Mm-hmm. Ah, okay. Kala ko musikero ka. Thank you very much. Thank you very much at nakuha mo yung niche mo as a director. Thank you. Salamat po. Thank you so much. What a great U-turn story also, no? Kay Tony sa kay Direk, ha?